Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Para kay Momoy, 18 taong gulang, hindi dapat katakutan ng bagyo. Masaya siya kapag bumabagyo o umuulan. Bata pa lamang si Momoy ay sanay na siyang sa pagtila ng malakas na ulan o pananalasa ng sigwa. Agad na magtutungo si Momoy sa tabing dagat. Naroon ang mga nakahilerang puno ng buko, tsaka na maraming nangangalaglag na buko o mga dahon. Matyaga niya itong pinupulot upang maibenta sa bayan, o kaya naman ay makayod ang laman ito upang makain. At ang baon naman ito ay pinatutuyo niya upang maging bunot. Gumagawa naman siya ng walis-tingting mula sa mga patpat ng dahon. Lahat ng ito ay binebenta niya sa bayan upang magkaroon ng sariling pera. At hindi na lamang umasa sa kanyang madrastang masungit at hindi maganda ang trato sa kanya. Hanggang sa siya ay magbinata, kasakasama ni Momoy ang kaibigang si Paco, na tumutulong naman sa kaniya sa pagbibitbit ng mga nalaglag na buko. May lumang kariton kasi ang tatay nito. Ginawa nila ito at inayos upang magamit sa pagdadala ng mga nalaglag na bukong maaari pang maibenta sa palengke sa bayan. "Dalian natin at baka magalit na naman si Tia Kating," sabi ni Momoy kay Paco. Si Tia Kating ang kanyang masungit na madrasta. "Ikaw naman kasi, bakit hindi ka nalang umalis dyan? Kaya mo naman magtrabaho eh, sa Maynila. Maraming naghihintay na trabaho," sabi pa ni Paco. "Esa naman ako tutuloy, alam mo namang simula nang mawala ang tatay, sa akin niya hinabili ng bahay namin. Itong si Tia Kating lang talaga ang hindi ko maintindihan ng ugali. Simula kasi nang mawala ang tatay, nag-iba na siya ng pakikitungo sa akin. Lagi na niya akong sinisingalan at pinapagalitan." Pagsusumbong naman ni Momoy. "Sumama ka sa akin. May alok na trabaho sa akin ang pinsan ng nanaudang ko sa Maynila. Doon tayo maganap ng kapalaran." Aya naman sa kaniya ni Paco. Buo sa sarili ang desisyon ni Momoy. Hindi na siya nagpaalam kay Tia Kating dahil tsak napipigilan lamang siya nito. Isang gabing nahimbing ito at kanyang mga kapatid na anak nito sa dating mister. Kinuha niya ang kanyang nakaimpaking bag. Isinilid din niya ang kanyang alkansyang gawa sa baon ng niyog. May ipo naman siya sa kanyang alkansya, kaya hindi siya natatakot na magbaka sakali. Nagkita sila ni Paco sa himpilan ng bus patungo Maynila. Nakakuha na si Paco ng 2 tiket. Habang nasa biyahe sila ay halo-halo ang nararamdaman ni Momoy. Ito ang unang pagkakataong lalayo siya sa bayang sinilangan. Ito ang unang beses na babiyahe siya na mahababa at magsisimula ng bagong buhay. Sarili na lamang niya ang kargo niya. Patutunayan niya kay Tia Kating at sa mga kapatid niyang hilaw na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi totoong wala siyang silbi. Naging utusan sa isang maliit na karinderiya si Momoy, gayon din ang kanyang kaibigang si Paco. Mabuti naman na naging trato sa kanila, subalit mas tiniyak niyang magkakaroon pa siya ng ibang trabaho. Pagkatapos ng kanyang gawain sa karinderiya, nagkakargador naman siya sa palengke. Nang makaipon ng sapat na pera si Momoy, naisipan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kuleyo. Mabuti na lamang at nadala niya sa kanyang bag ang mahalagang dokumento niya kagaya ng birth certificate at transcript of record noong siya ay nasa high school pa lamang. Kailangan kasi iyon sa enrollment. Hindi siya pinayagan ni Tia Kating na magpatuloy pa sa pag-aaral dahil wala naman daw siyang mararating at masyado raw mataas ang kanyang ambisyon. Nakapasa naman si Momoy sa isang state university at kumuha ng kursong business management.
Pangarap niya magtayo ng kanyang sariling negosyo. Nahirapan si Momoy sa pamahala ng kanyang oras dahil kailangan niyang pagsabayin ang kanyang trabaho at ang kanyang pag-aaral. Pinagtiyagaan niya ang hirap dahil ito ang pangako niya sa kanyang tatay na sumakabilang buhay. Samantala, matuling na lumipas ang panahon, nakatapos ng pag-aaral si Momoy. Matapos makapasa sa board exam, nakakuha kaagad siya ng trabaho sa isang kumpanya ng mga laruan. Dahil likas na matiyaga at masipag si Momoy, agad siyang naitaas ng tungkulin sa trabaho. Sa loob lamang ng 3 taon ay naging junior manager na siya. Nang makapag-ipon ay bumili siya ng kanyang bahay, lote at segundaman ng kotse. Masasabing matagumpay na siya sa buhay. Subalit parang may kailangan pa siyang isaradong sugat sa kanyang puso na pilit lamang na tinatapalan at hindi pinapansin. Kaya naman, isang araw, kumuha siya ng vacation leave dahil may kailangan siyang puntahan. Habang binabaybay ang daan patungo sa bayang sinilangan sa lalawigan, nananariwa kay Momoy ang kanyang mga pinagdaanan. Lalo na nang maraanan niya ang mga puno ng buko. Naalala niya ang mga sandaling namumulot siya ng mga nalalaglag na bunga at ibinebenta ito sa palengke sa kanilang bayan. Makalipas ang ilang oras ay nasa harap na ni Momoy ang luma nilang bahay na naging simbolo ng pagmamahala nila ng kanyang tatay, na nag-iwan din sa kanya ng mga sugat ng kahapon. Isang matandang ginang sumilip sa durungawan. Matanda na si Tia Kating. Namukaan siya ni Tia Kating. Umiiyak na lumabas ito at yumakap kay Momoy. Ang laki mo na, Moy. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Hindi ako naging mabuting madrasa sa iyo. Lumuluwang pagingi ng tawad ni Tia Kating. Naramdaman ni Momoy ang katapatan sa mga pahayag nito. Pinapatawad ko na po kayo. Kung hindi po nangyari ang mga nangyari noon, hindi ko naman po mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Lumuluwa rin sabi ni Momoy sa kanyang madrasta. Simula noon ay nagkapatawaran na nga ang dalawa. Ipinaayos ni Momoy ang lumang bahay at binigyan ng kaunting pera ang madrasta upang makapagsimula ito. Labis ang naging kagalakan sa puso ni Momoy. Masasabi niyang tunay na siyang matagumpay. Dahil nagawa niyang makapagpatawad sa mga taong naging dahilan ng kanyang mga kasawian noon. Naginawa niya ding inspirasyon upang mabago ang kanyang kapalaran at pagtingin sa sarili. Napagtanto ni Momoy na lahat ng mga pasakit, lungkot at pagdimdim sa buhay ay bahagi talaga ng pagiging matagumpay na isang tao. Samantala, sa kabilang banda naman, ang kanyang kaibigan at kababata na si Paco ay naging successful na din sa buhay. Ngayon din na mayroon na itong magandang negosyo at isa ng CEO ng kilalang kumpanya sa Maynila. Dahil doon ay patuloy pa rin naging magkaibigan ang dalawa. Nagsikap silang dalawa upang maging maayos ang kanilang buhay. Dahil nga sa kanilang kasipagan at pagtsatsaga, naging matagumpay silang dalawa at nagkaroon ng kanya-kanyang negosyo at naging maganda na nga ang kanilang buhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.